Welcome back to my channel. I hope everybody's safe, everyone's safe. Keep away, you know, long distance, stay away, you know. Kasi pag-uusapan natin ngayon, guys, is I'm nagka-quarantine ako sa sarili ko. I do self-quarantine. So, alam nyo, guys, galing ako ng doctor, which is huwag kayong ma-ano kasi hindi naman wala akong virus. I'm hoping. Okay? Kasi, but I know already na pag ganitong season, my allergy is so bad. So, sabihin ko lang sa inyo ngayon na quarantine ako kasi hindi ako pinapasok sa trabaho. Okay? Kasi ganito yun. Sinabi ko talaga sa sarili ko, pag masama ang pakiramdam ko, kung may maramdaman akong masakit o may sipon, whatever, hindi ako papasok kasi hindi mo alam kung ano yan. Kung symptoms ng virus, pero I know to myself na ako ay allergy lang. Like allergy infection, sinus infection, whatever, something like that. Pero I'm hoping hindi maging virus. So, that's why hindi ako pumasok. So, hindi ako pumasok noong April 8. April 8, hindi ako pumasok. So, and then, kasi mabigat, masakit naman sakit yung ulo ko, feel ko, ang bigat ba? Yung leeg ko, parang naglalak yung mga leeg ko, yung ayaw ko. Pagod din siguro sa trabaho that time kasi bago ako umabsent, bago ako hindi mapasok, nag-ano ako, yung maghapon yung, masakit din yung ginagawa namin pag maghapon kasi maglagay ka ng ano, mabilisan, you know, sa trabaho, parang, ang tingin ko lang is parang normal, everyday naman kasi masakit yung katawa mo pag nagtatrabaho ka, diba? But, I'm worried na, ba't ganun katindi yung ulo ko, masakit. Wala akong sipon, guys. Hindi ako nagde-drain ng sipon. Hindi ako nagka-cough. So, pero masakit yung from here all the way back here on my neck and my shoulder. Parang ang bigat so, ng ulo ko. So, hindi ako pumasok ng umaga. Tumawag ako doon sa agency namin na I'm not feel good. Tapos, sabi ko sa asawa ko, I just wanna make sure na I'm not have a symptoms ng my virus, which is in back on my mind. I'm just thinking positive all the time na I know to myself this is a season of allergies. So yes, and I call my doctor or the office if I can go walk in. So nagpunta ako, tumawag ako, sabi nila hindi daw nila alam, but tinawagan nyo yung office dito na kung pwede akong ma-check up early. Kung pwede ba ako makapasok, walk-in ba? Walang appointment. So, tumawag ulit sila sa akin, tinawag nila ako na hindi daw nila alam kung pwede, pero i-try ko. Since napakalapit ko dito, wala pang 1 minute, 2 minutes away lang. Sabi ko, I'll try. So, nagpunta ako. So, napasok ako, guys, na check up ako ng doctor. And, yun nga, sabi ng doctor, ano lang ako, may sinus infection. So, at least, guys, you know, na ano ako, na feel good ako na, buti na lang, ganun din yung finding sa akin. Kasi, guys, yung throat ko, parang, hindi siya ganun kasakit, pero, kasi may bad experience ako, yung namamaga, yung tonsil, throat, sore throat. Natakot na ako, guys, kasi sa Pilipinas, so nandoon ako, dumating, na-try ko yung talagang malaki siya, na hindi na ako makahinga, tapos ang taas-taas ng lagnat ko, nagka-phobia ako, sabi ko sa asawa ko, pag ito, nagmaga, idalhin mo ako sa hospital, ayaw ko yung hintayin mo pa siyang mag-worse, alam mo yun, kasi yung nervous ko, yun yata yung feeling ko na nakakapag-catch ng breath ko, which is may asthma rin naman ako. Number one, may asthma talaga ako mulat sa pool. Pero hindi na bothering me for the long time. But, you know,
I can still feel na madali akong hingalin, napagod, you know, lalo na pag ganitong allergy. Yun, sabi nila i-test mo daw, 'di ba? May test sila na pag you can hold 10 seconds, you'll be okay. So, it's okay naman, pero you know the feeling halo-halo na siguro, na nervous, na nag-iisip ka na baka meron akong ganyan, kahit sabihin pa nila na ganito lang, na infection lang, baka mag, ano ba lang yung baka, nakakatakot, yung sarili ko, tinatakot ko, na nagiging problema is nervyosa ako. So, nirestetahan ako ng antibiotic. You know, this is my 8, 9, 10, ano na ba ngayon? This is my third days na mag-take nun. Kasi 8, nag-take ako nung gabi. So, twice, ano lang, 12, every 12 hours. So, tapos, kagabi, masakit yung isang side ko na naman ng ulo. Ito bang hap? Tapos ito. Tapos, pinahabi ko sa asawa ko, masakit yung ulo ko. Nagpapanik na naman ako, guys, na baka meron akong virus. Alam mo yun, sabi ko sa asawa ko, linisin ko yung kabilang kwarto. Kasi ayoko silang mahawa. Ayoko, kasi katabi kami yung asawa ko. Tatlo lang kami sa bahay. So, palagi ako nag-spray ng Lysol, guys. Kasi, para yung kung ano man ang virus, ayoko mahawa yung anak ko. Yung asawa ko, nagtatrabaho pa. May work sila, hindi sila nag-i-stop kasi sa power plant nagtatrabaho yung asawa ko. So, ano, nagalit na yung asawa ko. Baya kung magkakasakit ako, sabi niya ganun. Kasi gusto kong mag-move sa kabilang sa kabilang room para hindi ko siya mahawa kung ano man ang meron ako. Kasi sabi ko, I feel I'm getting have a fever. Sabi ko, I don't know if it's normal. Ano, kasi di ba pag may, I think yung cold na hindi makalabas, you feel warm ba? Nagwa-warm feeling ko, I'm so warm, kind of a little bit. Pag uminom ka ng malamig, you feel cold. I don't know, ang panic, ang paranoid, Diyos ko, grabe. Sabi ko sa asawa ko, I want to have a thermometer, yung para matest ko yung fever ko, yung init na katawan ko, temperature. Sabi asawa ko, stop Raquel, you just got a cold, sinus, whatever. Sabi ng asawa ko, wala akong virus. Nagalit na siya sa akin. Sabi ko, daan, kuhaan mo ako sa Walmart ng thermometer para matemperature ko yung katawan ko, yung init ng katawan ko, kung nagkaka-fever ba ako, kasi feeling ko nagiinit yung katawan ko. Umiinit, I feel warm. Sabi niya, hindi ako punta doon, ang dahil lang dyan. So, parang I feel bad na, you feel you care, but you don't wanna do something for me. Oh my God, eto na, nagalit na ako. Okay then, thank you. I just said, ako na lang ako sa sarili ko, nagalit na ako, guys. Feel ko, kasi syempre, parang na akong tanga, napaparanoid na ako, tapos, yung pa maririnig ko, parang sabi niya, I do care, but you know how Walmart is. Sabi niya, napaka-busy, tapos yun lang ako kunin ko. Hindi ako punta doon. Tapos nung sinabi ko sa ako, thank you, I will get it by myself. Sabi ko, gano'n for myself. Ganyan-ganyan, dadadada, nag-away na kami, guys. Tapos, sabi niya, I will get it when I get home. Anuhin daw niya anak ko. Because, never mind. Sabi ko, never mind. Tapos sabi ko, I will clean the middle bedroom. Sabi ko, lilipat ako doon para doon ako matulog. Sabi niya, what is this all about? Sabi naman asawa ko, nagalit na rin, parang nagtaas na rin. Sa text lang yun, pero, you know, I see his face impression sa isip ko. Sabi niya, sabi ko, I just don't want you to get sick. If something, I don't know if I have this virus, so I just don't want you to get sick. Yun ang sabi niya, Raquel, kung magkakasakit ako, I don't care. Sabi niya, kung tatamaan ka na sa, tatamaan ka. Sabi niya, ganun, huwag mo na itong palakihin. Hindi na ako nag-reply, parang hindi na lumaki. Pero, pumunta ako ng Walmart, wala silang temperature thermometer. Alam nyo guys, alam ko meron kami dito sa bahay, kaya lang, hinanap ko, hindi ko mahanap. Alam nyo guys, nahanap ko rin yung pagdating asawa ko kasi sa immediate bedroom, meron pala ako doon isang cabinet na hindi ko na-check. Sabi ko, wait lang, bago ako ulit pumunta sa CVS or check ko sa Walgreens. Kasi kukuha talaga ako, I wanna make sure wala akong lagnat. So, ayun na nga, anong nangyari? Nakita ko, ando doon meron. So, ayun na, binabantayan ko yung init ko kasi napaparanoid ako. Pero guys, wala. I'm hoping, ha?
Pero I'm still doing my quarantine kasi yun ang sabi sa akin ng agency ko, tech, yung tech ba, trabaho ko, na kahit ano pa yan, sabi niya, you need to stay for 2 weeks. Tapos tawagan ko daw sila, guys, after 2 weeks, kung pwede na akong pumasok. Sabi ko, I understand naman, di ba? Siyempre, ako din, ayaw ko din. Naintindihan ko naman yung sitwasyon ngayon na dahil nga dito, na hindi niya papasukin ng 2 weeks sa trabaho, yun lang, walang bayad, syempre, ano lang ako eh, agency lang ako siya, hindi siya full time, tapos tinitingnan ko kung makakapag-apply ako ng unemployment, you know, pero guys, I don't know, ang daming cheche-boreche. So ngayon, dito lang ako sa bahay, guys, boring na boring ako, nag-spray na naman ako kanina, I try to stay in my bedroom, kasi ayaw kong spread whatever, paranoid thinker. So, I'll get up so early kasi nga I need to take my medicine. So, morning at night ko na lang siya tinitake. So, yun guys, wala po akong, I'm hoping na hindi to mag-worse to. Kasi guys, nakakatakot eh. Meron nagpo-post, may nag-post ng symptoms na meron akong symptoms na hindi mo na alam kung ano na ang symptoms talaga ng virus na yan. Parang pwede ka maging flu, tapos ganun-ganun, you know, is kind of another, ano na sila, similar na. So, you know, napakapag-panic. Sabi ng asawa ko, baliw ka, huwag ka na nga mag-isip. Huwag mong isipin yan, i-take yung medicine mo kasi mag-take ako ng antibiotic hanggang 10 days. Yun. Para ako lalo kung nag-ano kayo minsan, ayoko na sanang mag-ano ba, nood-nood. Pero wala naman akong magawa kasi wala akong magawa. Napanood ko na lahat ng movie dito sa Amazon or Netflix. You know, mga old na rin yun. Boring ba guys ang buhay? Tapos, ayun na nga, ginawa na nga namin. Nagpintura pa nga ako. Bago ako mabsent, pininturahan ko guys. Ginawan ko ng yung lalagyan namin ng aming lalagyan na namin ng mga jackets. Ginawa kong pantry. So, ito na yung kinalabasan. Pininturahan ko siya. Tapos, ito na siya. Diba? Ang ganda, diba? So, ayan. Ayun yung bigas ko. Meron pa ako ipapasasalin. Pagkain ng aso ko. Ayan yung mga laman. Hindi ko na pinasok yung mga ano ko dyan. Mga sa taas, hindi ko na nilagay yung mga toilet paper, paper towel, kasi nandoon naman sa labas. So, ayan, ginawa kong pantry yung aming closet na minub ko dito yung mga jacket sa ano namin, sa kabila. Kasi mayroon naman eh. Ayan o. Ayan yung mga jacket. Dito kasi yung ano namin. May bolt kasi kami. Laki ng bolt na yan. Biniregalo ko yan sa asawa ko. Christmas or birthday niya, someone like, something like that. Kasi rin gift ko yan sa asawa ko. So, yun guys. Be safe na lang tayo guys. Kung may nararamdaman kayo, magpa-check up kayo para rin make sure ba na everything is just not virus. Para make sure lang natin na hindi virus ang ano natin. So, naboring ako guys. Wala akong kakwentuhan. So, I hope that nakatulong to sa akin na magpaglabas ng ano. Kasi, pag mag-post ka sa sabi asawa ko, wag ko daw. Nag-post kasi ako kung anong result. Ganyan-ganyan sa Facebook. Sabi asawa, huwag mo na i-post yan. Dinilit ko kasi sabi niya, baka daw i-take ng yung pag-ano ng tao, pag-isip is worse, you know. So, binura ko. So, guys, it's just allergy infection, sinus infection. Masakit pa rin ito naman. Nung kagabi, ito ang masakit. Ngayon, kanina, parang ito umaga. Pero, right now, I feel better, I guess. Kasi, I'm here talking to you. Kasi kung hindi, guys, kahiga lang ako. You know, kung lagi ka rin nakaupo, lagi wala ka rin ginagawa. So, mabuti pa makipag-usap ako sa inyo. Kung may manood, salamat. Kung wala, okay lang din. At least, I will express myself, you know. So, you guys, thanks for watching. Give a thumbs up if you like it. Be safe, guys.
Yun lang, para wala tayong maitulong sa ating bansang ito, sa US, sa Pilipinas. Wala kayong maitutulong na kundi ang isa-quarantine nyo. Sumunod kayo. Sumunod na lang kayo. Walang mawawala. You know? So, I hope you guys stay safe, everyone. And thanks for watching. See you in my next vlog. Bye!